Yo, yo, what's up mga kabuting-ting? Good morning sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, dumayo tayo ngayon ng medyo malayo-layo mga kabuting-ting dito sa sod ng buntok. At dito tayo ngayon maghanap buhay. Sana ay makahanap tayo dito ng customer kagad. So, samahan nyo ako dito mga kabuting-ting. Tara, let's go! Yan, bali ito yung buntok mga kabuting-ting. Pero ito ay hindi wala tayo dito sa proper ng buntok. Ewan ko kung anong barangay ito. Yan, samahan nyo na lang ako dito mga kabuting-ting. Buntok National High School. Electric pan boss, repair, washing. Electric pan te, repair, washing. Yan, baka may papagawa. Yan o. Ayo. Electric pan ma'am, repair. Washing. Dili mo pa repair ma'am. Ah, hindi daw wala. Ay, baka hindi sira mga kabuting-ting. Electric pan te, repair, washing. SL issue ng buntok. Electric pan, repair, washing. Electric pan te, repair, washing. Maaga pa lang mga kabuting-ting at napakainit na. Electric pan, washing, repair. Repair electric pan washing. Repair electric pan washing. Electric pan repair washing. Repair electric pan washing. Electric pan washing repair. Electric pan washing repair. Electric pan washing repair. Electric pan repair washing. Electric pan yo repair washing. Electric pan washing repair. Electric pan boss repair washing. Medyo lang boss. Electric pan repair washing. Electric pan ma'am repair washing. Mukhang wala pa tayong nahanap mga kabuting-ting ah. Electric pan washing repair. Repair electric pan washing. Electric pan washing repair. Electric pan repair washing. Electric pan ma'am repair washing. Electric pan washing repair. Repair electric pan washing. Engine dito ng buntok. Nagpa-practice. Ang saya o. Ito naman yung San Ramon VC. Repair electric pan washing. Repair electric pan washing. Electric pan repair washing. Electric pan boss repair washing.
Electric pan, washing, repair. Electric pan, repair, washing. Electric pan, ma'am, repair. Electric pan, washing, repair. Electric pan, washing, repair. Electric pan, ma'am, repair, washing. Electric pan, repair, washing. Electric pan, repair, washing. Electric pan, washing, repair. There, repair, electric pan, washing. Electric pan, repair, washing. Yan, bali. Continue nyo ko na lang itong video mamaya, mga kabutingting, pag mayroon na tayong nahanap na customer. Para rin ay hindi masyadong humaba itong video natin. So ayan mga kabutingting, ha, medyo malayo-layo yung inabot ko mga kabutingting bago nakahanap ng customer. Dito na ako ngayon sa Divisoria at sakop pa rin yata ito ng buntok. Sakop pa ba ng buntok, ma'am? Ayan, sakop pa daw ng buntok mga kabutingting. At wala tayong nahanap doon sa Divisoria. Mayroon sana akong nahanap doon, electric fan. Kaso hindi ko binidyuhan dahil motor yung problema. Aluminum kasi. So ito yung gagawin ko mga kabutingting at sana magawa kung ipapagawa rin ni ma'am. So umpisahan natin kagad mga kabutingting, at bago ko rin pala umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So umpisahan natin talaga. So ayan mga kabutingting, bali ito yung gagawin nating washing machine. Ang brand nito ay Panasonic. Ang modelo naman nito ay NA-S756B 7.5 kg Sokmatic. At ito yung may-ari. Yan si ma'am. Ano pangalan nila, ma'am? Lani. Si ma'am Lani. At saktong-sakto mga kabutingting, pesta rito dahil ano, nagluluto. Pesta pa sa inyo ngayon, ma'am? Ay hindi daw pala. May kantin kasi sila mga kabutingting. Ngayon nagluluto. Tama ba, ma'am? So itong washing machine na ito mga kabutingting ay pinakialaman na to ni ma'am. Anong ang ginawa mo nito, ma'am? Minartilyo. Yan, minartilyo niya daw yung ano mga kabutingting. Yung ano, ma'am? Anong minartilyo mo, ma'am? Yung ano? Anong ano? Alin ba, ma'am? Toro mo, ma'am? Yung motor. Motor. Ayun, yung motor daw mga kabutingting ay minartilyo na daw to. Ewan ko kung bakit minartilyo ni ma'am. At ito ay si ma'am na ang nagbukas nito mga kabutingting dahil wala pa naman akong nilabas na gamit. At ito daw ay ayaw na umandar to, ma'am. Ano? Wala na si ma'am. At kukuha lang muna ako ng gamit mga kabutingting para ito ay ma-check natin kung ano ang problema nito dahil ewan ko kung magagawa pa ito dahil pinukpok daw ni may-ari yung ano nito, motor. Pero wala naman ako nakitang ano, may bakas na pinukpok. At sigurado ako mga kabutingting, yung wire na to ay pwede itong sira. Ayan, kung nakikita nyo ay nilagyan na ng electrical tape. So ito ay testirin lang natin yung motor. So yan, bali ito ang ating tester at kabit lang natin itong test probe nya at power on lang natin at isilik natin ito sa OL, sana all. Yan, hindi ko na sasabihin kung anong meaning ng OL kasi nalilito ako kung dami kasi nagko-comment na ang ibig sabihin ng OL daw ay open line, open limit, ano ba talaga, open loop or open load. Yan, diretso tayo dito sa yan, pinakalinya sa motor. Yan, so ay tanggalin muna natin.
Kaya OL na lang yung sabihin ko, mas maganda pa. Iba-iba kasi yung comment, mga kabutingting. So ito ay testirin lang natin. At tatanggalin muna natin itong mga naka-electrical kasi ito ay hindi pa to nagawa ni Minsan. Dahil kung kita nyo naman ay yung electrical tape ay hindi pa talaga napakailaman. Murag may naputol, no? Ano ba yan? Alin ba naputol, ma'am? Turo, ma'am. Ikot lang. Ah, tali lang yan, ma'am. So, ayan. Ito yung linya sa wash motor. So, ito ay tanggalin lang natin. Para ito ay matester natin. Tanggalin lang natin yung close-end wire connector. Ayan. Para ayan ay ibabalik din natin yan kung sakaling magagawa ito. At actually, mga kabutingting, ay hindi pa ako nag-pression ito kay ma'am. Dahil baka mamaya ay malaki-laki ang sira, baka mamaya ay ayaw niya rin ipagawa. Pero nag-usap naman na kami, kung hindi niya maibigan yung aking presyo ay wala namang problema na hindi siya ipagawa. Hindi niya ipagawa kung ito ay kahit ito ay nahalughog ko na. So dahil ito ay Panasonic, ang common nito ay kulay dilaw. Ngayon ay pulupot lang natin itong isang linya sa dilaw na ito. Ito yung common. At ito naman yung reverse tsaka forward, itong pula at tsaka asol. Kung nakikita nyo ay mayroon tayong nare-reading na 36.3 ohms. So dito tayo sa kulay asol. So ganun din, 36.3. So ibig sabihin, walang problema ang motor. So dito tayo sa power cord. So yan, bali ito ay tatanggalin natin yung nakapulupot na dilaw at tester naman natin itong linya sa power cord, dahil ang power cord nito, gaya nga ng sinabi ko kanina, ito ay mayroong naka-electrical tip. Yan, pag mayroong naka-electrical tip ay siguradong magduda ka na, dahil sigurado yan, baka may problema na, pwedeng naputol or ano, dahil kalimitan pag mga ganito ay ginangat-ngat ng mabait or yung daga ba. Ayan, tanggalin lang natin yung close-end wire connector at saka natin ito i-tester. So ito yung linya sa power cord. Yan, hawak-hawak ko na. Ayusin lang natin yung ating camera dahil wala naman tayong cameraman. So ito ay ilalagay lang natin at kita naman yung tester natin. Yan, okay naman. Ngayon ay lilipat natin dito sa kabila. Ayun, okay rin. Pero ito ay uulitin na lang natin. Kasi sigurado to ay meron ng gatla ito. Ayan. Kukuha lang ako ng salamin at medyo malabo yung paningin ko dahil madilim. So yan, nakasalamin na tayo. So ito ay tingnan lang natin itong pero sigurado ako ulitin na lang natin ito dahil parang mayroon na siyang tama yung pinaka niya. Papakita ko na lang para mas maganda na rin yung makita nyo. Tanggalin muna natin itong nakabalot na electrical tape para makita nyo. At yung timer nito, mga kabutingting, ay hindi ko pa natingnan pala kung ito ba ay okay. Sa bagay, labor ko lang naman ganito, mga kabutingting, ay 300 lang naman. Pero puwera nga lang ang pesa kung sakaling mayroon siyang papalitan. Ito ay medyo may katibayan na ito, mga kabutingting, dahil Panasonic ito. At tingin ko ay tanso pa yata ang gamit nito. Ayan, tingnan nyo yung pinaka wire nya, ayos lang natin. So ito ay puputulin na lang natin at iwa-wirings natin dito sa taas. Ililipat ko to ito sa taas. Ayan, putulin na lang natin para hindi delikado. Putulin na lang din natin. Sabi ng mayari nito, mga kabutingting, ay ayaw daw umandar. Ayaw to umandar, ma'am? Oo.
Ayan, ayaw umandar. Dito naman yung may-ari sa aking likuran. So ito ay wirings lang natin at hindi ko na ilalagay dito yung wire, dito ko na siya. Ayan, dito ko na ilalagay yan. Para yan ay hindi basta-basta na mangangat-ngat ng mabait or yung kaibigang Johnny. So ito ay anuhin lang natin, paghiwalin, katirin lang natin para maghiwala yung dalawang linya sa wire. At kailangan ay walang masugatan dyan na wire. Kasi baka mamaya ay magiging sanhi pa yan sa pagka ano, pagka ground. Ayan. Tulin lang natin. Ayan. Lugin muna kaya natin yung pinakamotor niya. At para yatang ano, maalog ah. Testing na lang natin namaya. Yan. Testing na lang natin at wirings muna natin para ito ay matry kung ito ba ay aandar. Pwede rin naman, testirin natin yung ano, linya ng timer kung ito ba ay okay. Yan, ito yung linya ng timer, yan, kung nakikita nyo ay papuntang taas. So ikutin ko lang yung timer sa taas at ito yung handa lang natin yung testir natin. Yan, ikutin ko lang dito yung timer at ayun, tumutunog naman yung timer. Testir muna natin yung timer kung ito ba ay okay ba ang linya nito. Dahil sabi ng may-ari ay ayaw daw umandar. Kumo nito dahil Panasonic galing sa nakakabit sa timer ay kulay gray. Ito yung reverse tsaka forward, yung pula at tsaka asol. Yan. Tingnan natin. Antayin lang natin na tumigil at tsaka natin ililipat dito kung ito ba ay okay. Ayan, okay. Okay pa siya, alright. Okay yung timer. Ewan ko lang kung hindi ba siya hihinto. So malalaman yan natin mamaya kung ayan ay hihinto. So balatan lang natin itong magkabilang dulo ng wire. Yung line 1 at saka line 2. Yung line 1 ay kakabit lang natin sa linya ng common papuntang timer. At lagyan natin ng close-in wire connector. Tapos yung isang linya sa power cord ay kakabit naman natin sa common sa motor. Ayan. Tapos lalagyan din natin ng close-in wire connector. Ayan. Tapos ito ay hindi ka na malilito niyan. Sunod mo lang sa kulay. Ayan o. Kakulay, sunod-sunod mo lang yan. Yan yung reverse tsaka forward. Para itatry natin muna ito kung ito ba ay okay. At hindi ko muna yan lagyan ng close-in wire connector. Baka mamaya may problema ang ano nito. Bushing ba or ano? Kapasitor, hindi natin alam. Dahil hindi ko naman ito tinisting pa. Yan, so ganyan lang muna. At ma'am, pwede makisaksak po sa aking extension, ma'am. Yan, yan. Saksak muna natin. Ayon yung extension nila. At may saksak lang natin yung ating extension dito. Lagay muna natin. Yan. Yan ay nakasaksak na. Shout out nga pala sa iyo, ma'am. Unja anak, unja na ako ng mga kabutingting. So ito naman ay naka-on pa yung timer. So ito ay pwede na natin isaksak para malaman natin kung ito ba ay iikot. Yan. At hindi ko rin pala na-tester yung linya ng kapasitor. So dito na lang tayo sa actual. Yan, saksak lang natin yung power cord. Yan. Yun. May ikot kaso tumigil. Yun, parang hirap siyang umikot, mga kabutingting, oh. Muugong naman siya. Ayan, oh.
Yan, kung naririnig nyo ay umuugong. Pero okay ang motor niyan, mga kabutingting. So ito ay tester lang natin yung kapasitor. Medyo naubusan pa naman ako ng kapasitor. So malapit-lapit lang naman to ay pero kung papayag si Ma'am ng second hand ay kakabitan natin ng second hand kung papayag. So itong kapasitor ay testerin lang natin. Dahil nung inuga ko yung pulya niya kanina or yung bushing, wala naman akong naalog. Yan. So ito ay testerin lang natin yung linya ng kapasitor, baka ito ay sira na. Yan. So antayin lang natin na mag-reading siya. 6.4 Yan, 5.98. Ito ay mababa na ito, mga kabutingting, dahil yung kapasitor nitong Panasonic na ito, kung hindi ako nagkakamali, ay 7.4 microfarad. At mayroon na lang tayong nare-reading na 5 mahigit. Ulitin lang natin para makita nyo. Ulitin lang natin. Yan, ito yung linya sa kapasitor. Yan, mayroon na lang tayong nare-reading na hindi magkaparehas. Ayan, 5.96 microfarad or 9, paiba-iba. So ito ay may problema ang kapasitor. Sa tingin ko lang ha, ito kasi napakababa na. So ito ay kakabitan natin ng ibang kapasitor, pero itong kapasitor na ikakabit ko ay second hand lang. So yan, ito yung kapasitor na sinasabi kong second hand lang. Ito ay 10UF, pero ito ay inano ko na ito, pan-testing ko lang kasi ito, mga kabutingting. Ito ay mayroon pa akong nare-reading nito na pakita ko na lang dahil nakalimutan ko na rin. Yan, mayroon akong nare-reading na 7.53 microfarad. So ito ay tatanggalin ko lang yung dati niyang kapasitor dahil ipapakita ko sa inyo na ito ay kaso kinalawang na. So putulin na lang natin ito. Ayan, putol na. Sinabi ko ay 7.4 microfarad ito. Ayan, ito ay pinutol ko na lang dahil yung tornilyo, ayan o, kinalawang. Hindi na ano sa Phillips screw yan. Yan naman ay sira na rin naman ito. Ito ay 7.4 kung hindi ako nagkakamali. Ayan o. Kung nakikita nyo, ayan, 7.4 microfarad. So ito ay may problema na. Dahil mayroon na lang tayong nare-reading na 5 mahigit. 5.96 ba yun or 9.55, hindi magkaparehas. So ito ay actual natin. Papalitan natin ang kapasitor at kausapin ko din yung may-ari kung papayag siya, kung papayag ha, na ito ay kakabit. Yan. Pero kung hindi naman siya papayag ay bibili ako ng bago dahil naubusan na ako ng kapasitor, mga kabutingting. At yung pinamili ko doon sa Raon ay wala na, naubos na. At hindi pa ako nakapamili dahil napakahirap ng buhay ngayon, napakatumal dito sa amin. Yung kinikita ko araw-araw ay sakto lang sa panggastos, tsaka pamasahe at pamasahe at baon sa mga aking mga chikiting na nag-aaral. So yan ay naka hindi pala nyo kita. Yan, nakakabit na, mga kabutingting. So ito ay saksak lang natin ulit yung power cord dahil hindi pa naman tapos yung timer. Ayan o, papakita ko lang. Ayan, hindi pa tapos. So pwede natin yan, lagay lang natin to sa 15. Ayan, 15 kasi may shockmatic ito. May shock or babad. So ito ay, ayan, saksak lang natin at tignan natin kung ganun pa rin ba or iikot. Yan, ganun pa rin, mga kabutingting. Umaandar siya, kaso, yan, kung naririnig nyo, ayan, kung naririnig nyo ay umuugong na lang. So ibig sabihin, pupwede ang may problema nito ay yung bushing. So kakausapin ko muna yung may-ari at tukuntin nyo ko mamaya kung kami ay magka sundo sa presyo.
So ayan, bali nagkausap na kami ng may-ari. Ito si may-ari, mga kabuting. Ano nga yung pangalan mo, ma'am? Lani, Talisaysay. Si ma'am Lani, ah? Talisaysay. Talisaysay? Bah, ang ganda yung apelyido, ma'am, Talisaysay. So ayan, ito mga kabuting ting, din nagkausap na kami ng may-ari. Kailangan ko siyang babaklasin lahat ng tornilyo paikot at para matanggal yung motor. At siguro, yung pagtanggal nito ng tornilyo sa paikot, ay hindi ko na siguro bibidyohan para hindi na rin masyadong humaba yung video natin. Continue ko na lang mamaya pag natanggal na natin yung pinaka motor niya. So ayan mga kabutingting, hindi ko pa na baklas yung mga tornilyo at pinaandar namin ulit dahil pinakita ko sa may-ari. Pero ito ay umandar. Ayan o, kung nakikita nyo, kaso hirap. Ayan o, sasaksak ko lang yung power cord. Ayan o, kung kanina ay umuugong, ngayon ay umiikot. Yan. Mayroon akong isang solusyon dyan. So tatanggalin ko lang dito yung power cord. Ngayon ay magpaparallel ako ng capacitor ng electric pan na 2UF. Dahil mayroon tayong nare-reading nito na 7.5. So gagawin ko siyang 9.5 microfarad. So kukuha lang ako ng capacitor na 2UF. So yan. Bali, ito yung kapasitor na 2UF na sinasabi ko. Ito ay bago, yan kung nakikita nyo, at nilagyan ko na rin siya ng wire. Itong wire na to ay galing nito dito sa original niyang kapasitor. Ito ay pinutol ko na dahil ito naman ay sira na, at iiwan ko rin yan sa may-ari. So ito ay tatry lang natin. Yan, ito ay nakaparallel. Kung sa baga dinagdagan ko lang siya para bumilis ang kanyang ikot. At medyo yung panbuilt nito, mga kabutingting, ay medyo may kaluwagan na rin. Ayan o. Ayan. Pero sa akin ay napakadali lang gagawin ko dyan dahil yung panbuilt naman ay medyo makapal pa. At hindi pa kailangan talaga palitin. So ngayon ay saksak lang natin. At tapos na yung timer yata. So ito ay iikutin ko lang yung timer sa taas at titignan nyo kung ayan ay iikot. Kung kanina ay umugong at hirap siyang umikot, kala ko nga ay bushing talaga ang problema. So nung pinakita ko sa may-ari at inano ko sa kanya, ay umandar at talagang mabilis naman. So ito ay ikutin ko lang yung timer sa taas. Ayan o, kung nakita nyo ay umiikot na siya ng kagad. Tingnan natin sa reverse. Ayan. At tingin ko, wala pang problema ang bushing niyan. Kasi ang bushing, pag bushing ang may problema, ayan ay uugong or hirap siyang umikot. Yun yung palatandaan na bushing. Akala ko nga ay bushing din. So, ang ginawa ko lang dito ay nagpaparallel lang ako ng isang kapasitor. Ito naman ay may warranty. At binigay ko din sa may-ari yung aking FB page at saka yung aking number. So ito ay tingin ko ay iyan lang ang problema. At ang gagawin ko nito, dahil para humigpit yung panbuilt niya, ay mayroon pa akong gagawin dyan. At itong kapasitor na nilagay ko dito, yan itong siniris ko or yung paralel ko, ay ito ay aking ihihinang at hindi ko na siguro ipapakita. At tungkol naman dito sa kapasitor na luma, ito naman ay pinaliwanag ko sa may-ari at umukay naman siya na okay lang ba kung sinabi ko sa kanya kung okay lang ba sa kanya na ito ay second hand. So ito yung ginawa ko, bali second hand, pero nagparallel ako ng bago na kapasitor. Ayan naman ay kung sakaling magka-abirya, ito naman ay may warranty 3 months. Pero tingin ko ay tatagal ito dahil ito ay itong mga ginagawa kung ganito ay subok ko na ito pag mga ganito. So magpapainit lang ako ng hinang at tatanggalin ko itong mga tatlong tornilyo. Siguro ay dudukutin ko na lang yan, yung tatlong tornilyo niya, para yung motor ay ma-e-atras. At kasi ang panbuilt nito ay maluwag, kaya ay kailangan nating i-atras itong motor para ito ay bahagyang sumikip. Yan. Ito ay marami akong mga upload nito nung mga una, siguro kung hindi ako nagkakamali, may dalawang taon mahigit yung mga upload ko na yon, na mahilig ako mag-adjust ng motor pagka Panasonic. Ayan naman ay may paraan para humigpit yung kanyang
ano, humigpit yung kanyang panbelt. Maliban na lang kung ayan ay pod-pod na, kailangan na talagang palitan. Pero gusto ko ipakita na lang sa inyo yung panbelt. Na ito ay ano pa? Na ito ay mas makapal pa yan, oh. Yan. Yan, oh. Oh, di ba? Ito ay makapal pa. Hindi pa talaga palitin. So ang gagawin ko na lang nito ay yun nga, ay adjust ko yung motor. So siguro yung pag-adjust ay hindi, papakita ko na lang sa inyo mamaya pagka ito ay na-adjust na. Dahil meron din ako mga bagong, ay mabagong upload, mga upload na medyo matagal na nga lang. Pwede nyong hanapin yun. So yan mga kabutingting, bali na-adjust ko na yung ano niya, yung panbelt niya or yung motor niya yan. Ito ay inatras ko papunta rito para mahigpit yan, kung nakikita nyo. Yan o, mahigpit na siya. Pero hindi pwedeng mahigpit na mahigpit ha, kasi ang sisirain niyan yung bushing pag mahigpit na mahigpit. Yung pulya kasi nitong pag Panasonic ay talagang matitibay pa yan. At ito mga kabutingting ay kung napapansin nyo yung mga tagiliran niyan ay halos wala pa siyang talsik ng tubig. Yan, ganun din dito sa kabila, oh, napakalinis. So, ibig sabihin yung gear case na yan ay okay pa. At bago ko to i-wiring yung ano mga kabutingting ay gusto ko lang ipapakita sa inyo kung itong dalawang kapasitor na ano, paralel. Ginawa kong paralel yan. Ito ay mayroon na akong nare-reading nito na 9.7. Yan, tingnan lang natin. At hindi pala kita, buwang katinga. Yan, para makita nyo. Ayan, ito ay dalawa yan mga kabutingting na kapasitor. Yan o, mayroon akong mayroon tayong nare-reading na 9.73 ohms. Ay, ohms, microfarad. Kasi dalawa ito dahil kaya siya tumaas dahil nagparalel ako ng kapasitor ng electric pan. So ito ay wirings na natin at para masubukan kung ito ba ay okay na. At gusto ko rin na ito ay lagyan ng damit para sigurado na kung hindi ba siya hihinto. Mamaya ay may problema talaga yung bushing, pero ito naman ay walang alog nung inalog ko yung bushing. So ito ay lalagyan lang natin ito ng, uy, sige lang ya, bitaw lang ya. So ito ay lalagyan lang natin ng close-in wire connector at ipit lang natin. Mas maganda ito gamitin kaysa doon sa electrical tape. Ang electrical tape kasi ang habang tumatagal yun, ayun ay umiibkas. Saan ba yung pinaka ano nito? Yan, ito ay babalutin lang natin lahat ng may close-in wire connector para hindi siya kalat. Nakapundo ba kayo ng tubig nito, te? Palagyan daw ng tubig, te. Kung kayo ba ay makapundo ng tubig dito, sa bagay, single tab lang naman to, pwede nyong itaas ang hose. Kung hindi makapundo ng tubig. Muawas ang tubig. Itaas. Oh, Hindi, muawas. Kung muawas sa hose ba? Kung muawas sa hose, itaas mo na lang yung hose kung para makapundo ka ng tubig. Kasi ano to, eh. Single tab lang naman, pero kung twin tab hindi mo pwedeng itaas kasi lilipat sa dryer yung tubig nito. So ito ay lalagay lang natin ito dito at mayroon tong lagayan mga kabutingting. So yan na mga kabutingting, so ito ay palagyan ko ng tubig kung wala na bang ibang problema nitong washing na ito. Okay man ma'am. Sa iba ba? Saan ba? Ito. Ah, ito.
luag. Makahila man, ma'am. Makakuan man. Pero kung hindi yan, eh, lalagyan lang natin ng alambre yan para umangat siya ng malakas. Sige, ma'am. Lagyan natin ng tubig, ma'am, para masubukan. Ito, mga kabuting-ting, ay palagyan ko ng tubig sa kanila at damit dahil meron naman ng yatang labahan to sila ni ma'am para masubukan habang ako ay nandito pa. At ayan naman ay pabor para sa kanila. Daghan na lang, ma'am. So continue ko na lang ito pagka may marami ng tubig dahil tabo lang yung ginamit, mga kabuting-ting, para di rin humaba yung video natin. So yan, ito mga kabuting-ting, eh mayroon pang problema. Hindi sila makapundo ng tubig kasi lumalabas dito banda. Yan, so ito ay tatanggalin lang natin yung tornilyo at nakatali na pala ito. Hindi ko alam kung bakit ito tinali. So ito ay kailangan nating bubuksan. At yung pagtanggal ng tornilyo niyan ay hindi ko na ipapakita dahil kung nakikita nyo, puro kalawang na. At medyo pahirapan na yan. Continue ko na lang mamaya pagka ito ay natanggal ko na yung tatlong tornilyo. So yan, natanggal ko na yung ano niya, pinaka drain valve niya. At medyo ito, mga kabuting-ting, itong para sa akin talaga, itong drain valve na ito ay sira. Pero mayroon pa namang hose ito. So ito ay, ito kasi ay tumatagas dito. Yan, pag nakakabit. So ito ay aayusin ko lang. Ay, ngayon bumababa yung aking ano. Yan, ayusin ko lang ito at para makapundo sila ng tubig. Spring naman ito ay medyo umiksi ng konti, kaya ito ay pahabain din natin para makatulak yung spring nito. Yan o, ang iksi. At ganito talaga ang spring ng Panasonic. Napakaliit yan. Napakaliit to. So ito ay babanatin lang natin. At pwede nating hindi na iti-twist ito kasi malaki ang butas nitong drain valve nya. Yan o. Yan. So ito ay humaba na ng bahagya. So ito ay okay na yan. At lilinisan ko muna ito at para makaano doon. Yung hindi siya makadrain, but lalapat talaga ng sakto. So ayan na, mga kabuting-ting, bali nalinis ko na. So ito ay may hugaw. Wala naman itong dumi, mga kabuting-ting. Ito ay matigas na talaga ang spring nito, kaya at matigas yung spring, matigas yung ito, yung pinaka rubber niya o drain valve or ball fucking, tumigas at umiksi rin yung spring, kaya tumatagas dito sa pinaka ano niya, yung pinakakabitan niya dito. So ito ay ating ipasok lang dito. Ayan. Ito, mga kabuting-ting, kahit sira itong drain valve, basta maayos lang yung hose, makakapundo ka ng tubig nito, basta kasi ito ay ito naman ay tawag niyan, single tab lang naman, pwede mong itataas yung pinaka hose niya. Pero pagka twin tab ay hindi mo pwedeng itataas ang hose dahil pupunta talaga sa tubig sa pupunta yung tubig sa pinaka tawag niyan, sa spin tab. Pag pumunta ang tubig sa spin tab at kung may leak yung bilo, sigurado yari ang spin motor mo. So ito ay hahanap lang ako ng tornilyo dahil papalitan ko na yung tornilyo niyan, dahil kung nakikita niyo yung mga tornilyo dito, yan o, wala nang ulo at pahirapan sa pagtanggal. So yan, bali nakabit ko na, mga kabuting-ting, at papalitan ko na rin yan ng mga tornilyo, tatlong tornilyo. So ito ay lalagyan namin ng tubig ulit. Saan yung tagidya? Yan, lalagyan lang namin ng tubig at papakita ko sa inyo kung ito ba ay tumatagas pa ba. Kanina kasi ay may tagas yan. Sige ya. Palihog. So ayan, mga kabuting-ting, hindi na siya tumagas kung nakikita nyo. Kanina ay napakalakas ng tagas niyan kanina. So ayan ay inayos ko na rin para makapundo sila ng tubig.
At nilalagyan na ng tubig ni Kuya. Ayan, may tubig na oh. Ayan, para ito ay masubukan. Ito ba ay okay na? Plastic. So ito ay paanda rin natin. Sige, lalagyan muna ng tubig natin, Kuya. Ah, okay na ni? Eh, damihan mo pa, Kuya, para makita din ng ano, kung ito ba ay mabilis. Ayan, kukunti lang kasi ang tubig. Okay na siguro yan niya. Oo. So ngayon mga kabuting-ting ay ating isasaksak na para ito ay ma-try natin kung ito ba ay hindi hihinto at hindi ba siya hihirap sa pag-ikot. Ito ay mayroon tayong nare-reading na 9.7 doon sa pinaralil natin na kapasitor. So ito ay saksak na natin at titignan nyo kung ito ba ay hirap umikot. Ikutin ko lang yung timer sa taas. Yan. Ito ay ikot kaagad mga kabuting-ting. Titignan natin dito sa taas kung ito ba ay mabilis pa ang ikot. Yan. So, ito mga kabuting-ting ay kayo na ang humusga at andito naman yung may-ari, andito si Kuya. Yan. Ang pangalan nila, Kuya? Ang pangalan nyo, Kuya? Sengahanin nyo ba? Ginaro. Ha? Ginaro. Ginaro? Oh. Maganda yung pangalan mo, Kuya. Ginaro. Ayan, shout out na rin sa'yo, Kuya. So, ito ay patapusin lang namin. Ayan naman ay naka, ano sa 15, mga kabuting-ting ko. Ito ba ay hihinto-hinto or dire-diretso ba yung pag-iikot niya? So, ito ay pupus ko muna. Dito naman yung mayari. Kung ito ba ay dire-diretso ang pag-iikot. So, tatanungin na lang natin mamaya kung ito ba ay huminto or hindi. So, post ko muna ito, mga kabuting-ting. So, ayan, mga kabuting-ting. Ito ay pangalawa na ito sa finishing namin. At huminto ito, mga kabuting-ting, dahil dito sa, ayan, dahil sa busing. Ayan, dami na siyang gasgas kung nakikita nyo. So, ito ay pangalawa ng test. Pangalawa na ito sa susubukan. At ito ay, yun nga, gaya nga na sinabi ko, ito ay huminto at umugong na lang bigla. So yung pagtabit ng busing ay hindi ko na ipinakita. Yun naman yung kinabit ko ay bago naman. So para makita nyo kung paano magtabit ng busing ay ilalagay ko lang yung link sa description para pwede nyong bisitahin yon kung paano ko paano magpalit ng busing. So ito ay ititry namin ulit kung ito ba ay hinto at yan nakalagay naman sa yan 15 minutes. So ito ay aantayin lang namin na ito ay magkusa na mag-off kung hindi na ba siya hinto na pinalitan na ng bushing. So ang naging problema nito ay bushing at saka kapasitor. So i-post ko lang ito at update ko lang kayo mamaya kung ito ba ay magtutuloy-tuloy na at hindi na siya hihinto. Katong usa Ah, 7.5 na. So, yan mga kabuting-ting. So, ito ay pangalawa ng salang simula kanina. So, ito ay nagtuloy-tuloy naman siya. Yan, kung nakikita nyo ay, ayun, nakakatapos lang mga kabuting-ting. At, pwede naman natin itanong sa may-ari kung totoo ba yung mga sinasabi ko. Ano ma'am, totoo ba ma'am? Totoo. Ayan. So, dalawa ang nagiging problema nito mga kabuting-ting, yung bushing. Akala ko kasi ay kapasitor lang ang problema. So, sa mga bagong napadpad dito sa aking munting channel, or kayo na rin, kung gusto nyong panoorin kung paano, paano magpalit ng bushing, ay ilalagay ko na lang yung yung link sa description para pwede nyo rin na panoorin kung gusto nyong panoorin. So, okay na ma'am? Okay. So, yan. Dito ko na tapusin ang video natin, mga kabuting-ting. Kung mayroon ka ditong natutunan, pwede bang palike at pakishare na rin at higit sa lahat. Kung bago ka na napadpad dito sa aking munting channel, pwede bang pasubscribe at pakipindot naman yung notification bell. At i-all mo, mga kabuting-ting, para mabigyan ka ng notification or ma-update ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video.
So yan, laging nag-iiwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat, mga kabutingting.